When buying or selling your home, call Leo Bato. He has years of experience in real estate, showing honesty and integrity in every transaction. He's a person you can definitely trust. So book your appointment with Leo Bato today by giving him a call at 818-648-4837 or by visiting him on the web at www.leobato.realtor. Rejuvenate your smile with Dr. Lourdes Capalong's comprehensive range of dental solutions. Along with general dentistry, Dr. Capalong specializes in cosmetic dentistry, including teeth whitening, bonding, dental veneers, and surgical crowns. Whether it's urgent care or preventive treatment, she'll take care of you and your smile. To schedule an appointment, call the clinic at area code 323-257-7582. This episode is brought to you by ABBA E-Services. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, live at Paco's Place, DJ Klumcee! Woo! Woo! So yesterday we had Shanti Dope. Ikaw naman ngayon. Ang ganda ng mga sinabi ni Shanti tungkol sa'yo. Hindi ko sasabihin, kailangan panoorin mo yung podcast yun. Nang sa pakala mo naman. Secret. 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 But were you, how responsible were you sa pag-discover kay Shanti Dope? Kasi ano eh, tito niya ako eh, bale. So yung brother ko, yung eldest namin, tatay niya. So ayun, parang siguro aside from being parang manager din or co-manager, yun din yung responsibility as a parang tito, ganun, elder. So parang magkasama na rin yun. So hindi lang sa in terms of work or sa personal. So kumbaga hindi ako naiilang nasabihan siya. Uy, medyo ano yan ah. Off. Alanganin yan, parang ganun. So unlike na pagka which I experienced din sa ibang kaibigan namin na managers na may certain things na pumipreno sila sa artist nila dahil baka mamaya tatapak ako na yung first personal ano na to. Yes. So sa amin, yung maganda lang na, ano, na thing is, ayun nga, kamag-anak kami, so pwede kaming magrektahan. Okay ba yung ginagawa ko ganito? Medyo baka mamaya hindi mo pala trip or ganun. Or ako din naman sa kanya, ganun. Ano yan? Wala nang intro-intro. Kumbaga, uy, sobra yan. Huwag nang ulitin yan. Ganun kaagad. Parang ganun. So, yun ang maganda sa amin. So, mentor ka rin talaga? Ganun din siguro. Kasi, ayun din. Nakita ko silang lumaki. And then, siguro, naging mentor lang din ako dahil sa ginagawa din namin. Yes. Nagkataon na marunong pala talaga tong bata na to. So, kailan mo nalaman na legit? Ilang taon siya nung nalaman mong legit? Siguro mga 15 siya nun eh. Kasi ang nangyayari kasi noon, ayun nga, pumupunta siya sa bahay namin. Lumuluwas siya every week. Kasi na found out niya na may studio and then may mga Lodi na nagre-record, si Sir Glock, ganun, si Laluni, si Magla, si mga ibang mga hip-hop heads sa atin na ano, na mga kilala din, parang ganun. Sabi nung utol ko sa kanya, kasi magkabatch sila ni, ano, ni yung utol ko si Krishna, si Hail Mary. Kabatch sila eh. So, lagi, so, close sila. So, yung body-body niya ba? Parang ganun. So, wala ka dito. Nandito nung nakaraan siya. No? Ganun. Ganun ba? Nang sabi mo. Sige, punta ako dyan. So, tinatsagaan yun kahit ano. So, nakikita mo yung pamangkin mo to pumupunta ron? Hindi, anong, what would you do? Wala? Wala lang. Nandun lang naman sila sa baba. So, yes. Kunyari, pagka bababa yung mga, kunyari, break time, session, mag-yosi sa labas, ganun. Tapos, so si Sean, parang hip-hop na noong mga panahon na yun. Ano, skater siya nun. Skater, eh. Skater okay. Siya nun. Eh. So yun nga, yung mga Vans, gano'n. Thrasher ang data. Thrasher, may dalang skateboard, yeah. Galing Laguna, gano'n. Yes. Tapos yung ano, baggy shirts na ano, na tas-tas, mga gano'n ba, mga streets na. So yun, nakikita niya yung mga Lodi niya. So, gusto mo, picture kayo, gano'n, picture, gano'n. Gano'n lang. So, sayon sila, banding na sila ng kapatid ko, tapos minsan nagre-request sila, pwede mo makisit in, panonoodin lang namin. Basta walang maingay kasi yung setup namin doon, yung ano lang, nandun din yung mic. Yeah. So walang maingay, walang pipicture, mga ganon-ganon. So,
ayun lang, paminsan-minsan. So, kailan mo binigyan ng mic si ano, si Sean? Ano, actually nagkukulitan sila nung kapatid ko. Kasi parang ito may mga rap verse to, may mga bars to, ayun. Ulo, ulo ng gaga. Bars siya sabi. Parang nagkaka-on the spot, sabi ko. O sige, sige, parang so, kumbaga walang session, kayo-kayo lang magkakamagana kang nandito ng time na to? Or? Kami lang. Siguro, ano ba to? Parang ano yata, weekend ata yun eh. Sandun lang sila. Tapos, nagkukulitan lang sila. So, ako naman parang... You never expected. Oh, tama. Hindi ko expected na gano'n na parang, okay, nag-rap. Kasi minsan yung kapatid ko, nag-rap din siya, nag-freestyle. Pero alam mo, yung tinadaan-daanan mo lang. Ganun lang. Ingay mo, oh, gano'n. Parang gano'n lang. Parang gano'n, hindi wala lang. Kasi parang, isip ko, wala lang. Nagtitrip lang to, mga bata kasi to eh. Parang ano eh. Saka yung mga kapitbahay namin, gano'n din, mga kabataan. So parang, finally, umupo ka. Oh, inupuan namin. Tapos sabi ko naman, inisip ko naman, sige nga, ipag-recording ko kaya ito si Sean kasi parang meron siyang na-recorded sa phone na ano yung nag-rap siyang gano'n. Siguro parang nahiya na lang din, parang napilita na lang. Sige na nga, parang sige, gawa lang akong drum loop dyan, sige record. Kasi naalala ko din yung first time kong mag-record na narinig ko yung boses ko sa CD na ano, sa mga... Parang tuntua ako eh. Talagang hindi ako makatulog. Pinay-play pa namin sa inuman. Kahit. So, kumbaga, Les, this was just for posterity. Para lang may souvenir, gagawin mo lang tapos pamangkin mo. Parang ganun. Para lang maramdaman niyo, uy, tangina, meron ako. Record ako. Yeah. Papabida sa mga tropa. Ganun. Yes. So, parang ganun lang. So, finally, ni-record mo, anong pakiramdam nung biglang nag-spit ng bars itong pamangkin mo? Ayun, so hindi ko alam kung anong naramdaman niya. Kasi pinigay ko lang eh. Ikaw, ano naramdaman mo nun? Tingin ko na parang okay to for kasi, his age. Kasi exposed ka sa mga lodi eh, di ba? Oh, so parang inisip ko, okay naman to, parang decent naman siya yung ano. Hindi dahil kamag-anak mo to ha? Hindi dahil kamag-anak. Kasi, ayun, parang direkta lang naman ako sa kanila. Pagka, let's yan, huwag yan, parang ganun. Galing oh. So, parang, decent ito, may flow, may cadence, ganun. Tapos, parang may direction mo, parang pwedeng hilutin, pero... O ito, basta okay na. Okay so yung pagiging producer mo, biglang tonging. Actually, hindi ko pa nga din naisip na gawa tayo ng ganito, something. Kasi basta binigay ko lang sa kanya, sige ito, pakinggan mo. Tapos, nagkataon lang na, ayun, may narinig din ng isang tropa namin si Smugglers. Tapos parang, sama natin sa album ko, sama natin sa passy track, parang may mahabang. Ang galing, no? So si Smugglers, sinabi sa'yo yun. Parang, kasi narinig niya, parang, sino to? Parang, ano yung pamangkin ko doon sa baba? Ano, parang nakatambay sila sa baba eh. Talaga? yan ah. Kasi, nung time na yun, parang minimimic din natin ni Shanti yung si Smugglers eh. Kasi Smugglers, iba yung mabilis na rap. Yeah. Usually, pagka ganun, nabibilib sila na ano yan, parang, ang hirap din kasi mag-rap na mabilis eh. Of course. Hangin mo, kailangan yung linaw, yung cadence, lahat eh. Ano siya eh, kumbaga, may sariling style na ano eh, na parang ang hirap, parang ang dali niyang pakinggan, pero pag ikaw na yung mag-execute, parang paano niyang binabali itong syllables dito. Parang, right. So may ganun technical na medyo gets niya as a kid, pero kaya, sige, Paul, ilagay mo nga dyan sa ano natin, sa passitra ko ah. So, yun, nilagay niya doon. And then, isang reason din yung na naggawa din kami ng song aside from that ng after no kay Smug, di parang nagkaroon siya ng biglang guesting na ano on the spot na ano kasama niya sila mga seasoned rappers na doon, sila Looney, sila Enigma, nandun pa sila Saito. So hindi na lang katuwaan to, dahil kung katuwaan parang saling pusa, may nakikita sila na nakita mo nung una. Siguro, ganun. Si Smugglers ang ano eh, ang talagang... Si Smugglers ang catalyst eh, no? Siya nagsimula. Siya yung nagsimula na, so, okay, lagay nga natin dyan, ganun. Lagay natin bro, ganun. Tapos, after that, sabi ko, nagkaroon kami ng ibang times na, lagi ko kasi sinasama ng kapatid ko sa mga gigs, ng lalo na kunyari sa mga ano lang, underground events, ganun. Right. May one time na pupunta kami sa parang video launch ng isang tropa. Talagang ano, parang kasi kitang-kita siya, 13 pa lang yata siya nun parang, so makita mo na, ba't mayroon dito mga bata dito, bawal to ah, sa Makati, sa may ano, A venue, parang, mahigpit dun eh.
talagang tinago pa siya na pumapasok lahat na nandito lang siya sa gilid, na parang may mga nakapalibot dahil sabi ko, pagkapasok mo dito, lumupo ka lang sa gilid, huwag ka nang gumalaw dyan ha. Sana yata pa yun, 12 monkeys pa eh. Kasi video launch. Tapos sabi niya, kuya, ba't may mga ibang bata naman nun na gano'n? Right. Kasing age lang niyan. Di sabi ko, performer kasi yan. Sabi ko, gano'n. So naisip niya, para makapasok ako sa mga gig na walang problema, dapat pala maging performer ako. Sabi ko, sige, pwede. Gawa tayong kanta. Sabi ko, try natin isa. Tapos line up ka namin sa ano, pagka, ano, sa giho, gano'n. What was the first na namin, ano, sinimulan. Ano yung unang katang ginawa niyo? Ano, ang title, ano, anong sabi mo? Parang ganun. So si ikaw muna nagsulat o siya muna nagsulat? Yung hook lang, tsaka yung, ano, yung areglo. Mm-hmm. Tapos parang, parang kinote namin yung line ni Glock doon sa isang song niya sa, ano ba yun, mga 2004 na song yan eh. Tapos, yun lang yung ginamit namin ng hook. So, parang makinig sa mga sinasa. At this point, may exposure na si Shanti kay Glock? Wala pa? Ah, hindi pa sila nag-meet. Okay. Siguro nag-meet sila ng ano, ng yung dumadalaw lang si Glock. Picture lang. Oh, ganun, ganun lang. Picture lang, ganun sa bahay, ganun. Mm-hmm. Tapos, may i-take lang na ano, na vocals, tapos aalis na, ganun. So, ganun lang, walang usap. Walang right, ganun. Right. So, finally, gumawa ko yun ng isang kanta. Anong pakiramdam mo? Nakita mo na yung potential na para itong pamangkin ko, mukhang may future to. Ha? Ganun na ba? Hindi pa. Ano, parang naisip ko na pwede. Sabi ko, pwede. Ano lang, kung kailangan ng konting hilot, sabi ko, ito, palitan mo to ganito. Hindi siya, ano, hindi siya makatotohanan. Parang ganun lang, siguro. Or medyo awkward, ganun. So, ano sabi ng kuya mo nung nangyayari to? Ando, na nanonood lang, inayaan niya lang. Parang, sige, sige, re-record ba kayo dyan? Okay. Kuya ko din kasi na music din siya. Ano, yeah. Nagda-drums din siya, kakahon siya, ganun. Gitara. So, it's in the family talaga, nasa dugo nyo. Yes, oo. Okay, so finally, okay, first song. Tapos saan nyo nilabas yan? Ano lang, sa YouTube lang. Okay. Tapos ayun, tapos... Pinick up ng community? Yung mga hip-hop community, medyo, okay to, ang bata-bata. Tapos hindi naman nila kilala, so... sabi ko, okay, gawa pa tayo ng iba, ganun. So, kumbaga sabi ko, para na-try na namin mag-gig na parang isang one song lang siya eh. Sabi ko, sige, bitin lang yan. Sabi ko, bitin. Gawa na tayo kahit mga two more songs. Okay, time out. Yung pagpaproduce, yung you working with seasoned artist, that's your time. Diba? Kumbaga, binabayaran yung oras mo para dun eh. Yes. Right? And then meron kang protege. Technically, si Sean was your protege na, okay, pamangkin ko to. During my off time, mag-i-invest ako rito. What gut feel did you have aside from the fact na pamangkin mo to? Kasi yung unang recording, that was for posterity. Parang, oh, ayan na. Sige na, balikan na ng Laguna. Pero hindi. Anong nangyari? Ano, gawa tayong kanta? And then, alam mo, gawa pa tayo ng kanta? So, ano yung conviction na naramdaman mo to actually invest in your pamangkin? Maybe not as a pamangkin anymore, but you know what? Pamangkin or no pamangkin, mukhang may potential to. Ano yung nag-ano sa'yo? Eh, kasi parang he's getting better every time na gumagawa kami. Parang, and nagtatanong siya sa akin ng mga ano ba ibig sabihin nito, kunyari, or sino ba dapat kong mga papakinggan or study ko, ganun. So, interesado? Interesado siya. So, yung work ethic niya? Oo, ganun. Solid? Solid din, solid siya. Kumbaga, pag kami sinabi ako na, o kunyari, ito kasi ang meaning niyan or itong magandang direction, kasi normal lang naman sa mga bagong artist, hindi nila, minsan sabog-sabog yung thoughts, ganun. Sabi ko, dapat mayroon tayong mga patutunguhan, gano'n. So, mga gano'ng mga basic lang na, mga ano ba, yung mga guides, yeah. Guidance lang. So, surprisingly naman, na parang na-execute, parang ako naman, parang okay na. Kasi parang ako, worst comes to worst, ihiluting ko na lang to, sige, ano, lagyan ko na lang to ng ano, ibang ano, i-ghostwrite ko na lang, pero surprisingly, parang okay, next trabaho to sa akin. parang medyo makakaluwag-luwag, ah. So yun, sabi ko, okay, pwede pala itong makakatapos kami ng kagad ng song, dalawa, tapos okay pa, parang satisfied ako. Sige. Wala, unsigned pa kayo nito, unsigned? Unsigned pa kami. Okay. Tapos yun. Kailan mo napansin, ang nangyayari ito eh, hindi mo madedenay, kailan mo napansin na ini-imagine mo na yung karir niya? Normally, ganun tayo, pag producer tayo, at may nagustuhan tayong artist, kahit wala yung artist, tayo mismo nag-i-imagine na,
bagay to sa akin. Oh, okay to sa akin. Ganun. Kailan dumating sa'yo yun? Ako na-imagine ko na parang, pwede itong isa lang sa mga... Yun! Sa Fete de la Musique, mga ganun. mga ganun lang. Kunyari, mga hip-hop, underground na, na parang alam ng mga tao yung mga song na, ito, jam sila. Yun na yung parang pinaka-ano ko, parang, okay, solve na. Ganun. Uh-huh. So, yun lang yung naisip ko noong time na yun. Tapos tingin ko, matutuwa na siya naman, sabi ko, kasi yun talagang trip niya eh. So, yun nga, hindi naman namin inaasahan na, yun nga, biglang... Tapos tuloy-tuloy. And then kahit ikaw, yung creativity mo, all of a sudden, na-inspire ka rin eh, di ba? Mismo. So, yung collab nyo, naging solid na eh. Mismo. When did you make a decision na, you know what, let's go pop? Nauna ba yung pag-sign niya sa Universal before you guys went commercial? Hindi pop, but commercial? Or nauna yung thought sa utak mo na, you know what, whether signed or not signed, magko-commercial tayo? What was your thought? Kasi prior to Nadarang, underground eh, di ba? Oh, ang plano lang talaga namin, indie talaga. Actually, nakapag-release kami ng parang 2 songs na may music video. So, yung first song niya, yung parang all throughout, puro rap lang, walang chorus, gano'n. Right. So, sabi ko, kasi kailangan din natin kahit paano mag-earn ng respect sa mga community natin na hindi lang tayo basta sugod na lang tayo dyan na, uy, pamangkinig ganito. Hindi ko din sinasabi na kamag-anak kami. So, talagang naglalabas lang kami ng music. Tapos, sinasalang ko lang siya sa mga gig na kung saan siya pwede. Oh, sige, punta ka dyan. Kanta ka 3 songs. Yung mga nagawa namin na lahat yung 3 songs na lang talaga. Wala nang iba. So, ayun. So, sabi ko, inahayaan ko lang din siya mag-explore. Tapos, yun lang. Balak namin talaga indie lang. So, shoot kami ng isang video. Medyo na-pick up naman ng community. Tapos, medyo na-excite na rin sila pag kunyari, pupunta kami. Oh, ito pala itong si ano. Okay ito. Kasi kumbaga parang scale-wise, parang meron yes. May baon to. Yes. Tapos parang talaga 16 yan, talaga 15 yan. Parang ganun sila, parang nabubuang sila. Bata kasi, nito ah! Tapos talagang talaga. Parang kala mo parang sanay na. So, yun yung talagang plano namin, underground. So, naglabas kami ng EP lang na underground. And then, yun, tapos na, parang si Glock, parang, Des, pamangkin mo itong, di ba? Parang ganun. Oh, yun na yun. Okay. Puta, grabe yan ah. Parang, okay ba? Okay lang. Okay yan ah. Ako sa'yo, tara. Punta tayo sa ano, punta na yan. Dali natin sa UR yan. Ganun. So, okay, so si Aris ang nag, kumbaga parang, yun na. Naglagay na siya ng kamay niya ron. Tumulong na, okay. Parang, sige ano, anayin natin yan. Trabahoin natin to. Dali natin sa UR, ganun. So, yun ang sabi para mas sa ako naman naisip ko, sinabi ko na sa kanya, sige ano tayo, sayin tayo para medyo mas maganda yung galawan natin. Kasi tayo, hindi tayo, medyo limitado tayo. Yes. Sariling budget, sariling ganito. So at least pag meron tayong record label na naka-back up, ma-execute natin yung lahat, yung kunyari promo. Yeah. And then parang ba talaga, parang yun na, doon na nag-umbisa yung plano. So yung nasign na si Shanti, ayun na, doon na. Nagkaroon ng talaga kami ng structure kasi with the help of Glock 9 and Antea na gano'n na sige, manage natin to tapos tutukan natin kasi wala pa yung hit song talaga. Wala pa yun. Kakasign pa lang parang. So now, ano yung feeling nung na-sign si Shanti? Ngayon, andyan na si Shanti Dope, right? Alam mo yung feeling na iba yung Shanti Dope na indie. Iba yung pag siya na Shanti Dope na signed under a label, you know that everything is gonna get real. Really fast, di ba? Yeah, so ano yung conversation yung magtiyo nung mga moments na yon na sabi ko ano tayo signed na tayo ng ganito ah. So kumbaga yung workload natin na na ginagawa natin medyo mababawasan ganito and explain ko din na ito yung terms ng ginagawa natin yung mga songs natin na binibigyan ko din siya na idea na ito mapupunta sa label so ganyan. Pero may help nila man nila tayo sa na maging na magawa natin yung gusto natin and wag lang tayo mag-expect sabi ko wag tayo mag-expect ng anything basta gawin pa rin natin yung ginagawa natin so at this point wala pa yung breakout song wala pa yung millions of followers wala pa yung mga ganun this was just a signed contract and then it was a blank slate in front of you guys parang ganun ganun actually yung contract na namin is wala siyang naka-indicate na deliverables so kumbaga tinry lang din nila or yung Universal is lang sila, parang naniwala lang kay Glock, okay, sige, sign namin to dahil na-refer mo. O, ganun.
Pero wala talaga silang sinabi na maglabas kayo ng album or ano. So, meron lang kami nun. So, pinresent namin yung siguro mga 5 songs lang ata. Or, ano. This episode is brought to you by Leo Bato and Associates, ang realtor na patok. Or 1 song pa lang ata. Sabi, ito muna i-release natin single. Okay. Tapos i-release natin. Ping! So, yun na. Biglang. What was the first single? Yung Nadarang. So, Nadarang talaga. Mm-hmm. Ikaw ang gumawa ng chorus na yon. Yes. Ang ganda nun. So, anong inspiration mo ron? Una-una yung title. Tapos yung chorus. How did it come about? Actually, ano yun? Balak talaga namin gumawa ng slow. Sabi ko, gawa tayo ng ano, medyo ano tayo. Sabi ko, nag-sign tayo ng label. Baka mag-ask sila ng something na ano, na kailangan medyo pang radio. So, syempre, kailangan natin yan. No? So, commercial talaga. Bigay, no? Bigay yung ganito na hindi rin todo na talagang sobrang simpy na sobrang nagsusumamo na. Alam, medyo astig pa rin tayo. Sabi ko, gano'n. Tapos, one time, pero wala pa kami maisip na kung ano. Tapos, nagpe-play lang kami ng mga, yung mga stock na beats doon na wala pa talagang structure. As in, talagang ano lang, kunyari. Mga loop lang na may ano, na may mga progression na gano'n, na may gitara, yung MIDI guitars, gano'n. Tapos, nag-shortlist lang kami na ilan, siguro mga 3. Ito, pwede. Tapos, one night, nag-attend kami ng gig ng isang friend. Sinama ko sila. Tapos, umuwi kami ng mga 3 a.m. Tapos, yun, nagkikwentuhan lang kami na parang may isang ano eh, parang friend kami na ano eh, na kinakwento ko itong hirap ng store ng ang hirap ng nangyari kay ano kasi ganito yung nangyari sa kanya dahil parang ano siya torn siya sa buhay niya na ito talaga yung true love niya pero kailangan niyang dumiskarte mag-aasawa siya ng foreigner parang ganun na hindi naman talaga niya gusto ng bad trip no so doon namin naisip na parang yung storya kasi nung ganun eh parang yes. Madalang siya na parang meron siyang true love pero yung reality niya is ganito lang sila parang pressure ng pamilya na itong sumama ka dito sa taong to pero hindi niya talaga gusto so ginawa namin na parang ano kaya no baka mamaya nagkikita pa yung dalawang yun nagtetext kunwari so may subtext talaga gumawa kayo ng backstory may backstory talaga yun tapos nagkikita pa yan mga ganun to ganito tapos naisip namin yun na lang kaya parang ganun na lang no ganun na lang gawin natin no Ganun na lang, parang ano, story talaga, parang ano, parang na ano yun, parang pelikula lang, lungkot naman yan. Parang, yeah, talaga. Yeah. Oh, ano, bad trip no, kuya, nagumagano siya. So, kayong dalawa lang nag-uusap nito, ha? Oo, dalawa lang. Tapos, nabuo na namin, sige, gawa na lang tayong story. Kunyaring, mayroon isang lalaking, ano, parang trip niya yung babae. Tapos, ano, yung babae, gusto rin siya. Pero yung lalaki, parang kunyari, papakulong, may lakad ka ba? Pag wala, di ayos lang ako, wala rin naman eh. Pero talagang, in reality, talagang gusto na lang. Atat sila na. Pero tapos, papakipot pareho. O, oh, di ba? Baka may ano ka. Baka, kung wala ka lang, nice lang. Yung lalaking thirsty lang. Kunyari, gano'n. as yung babaeng, ano, di ba? Na parang gusto nila isa't isa. Tapos, lagi silang tumatakas. Tapos wala silang label o ano. Pero may mutual sila na, ano, na thing. Right. Na real. Parang gano'n. Tapos, shit, sige, sabi ko, sige. Baka, ano, kuha ka na yung cellphone, yung ano. Isip lang. Nakahiga lang kami doon mga hanggang alas 4. Tapos nirecord. Sige, gawa tayo. Ano? No, tapos nirecord namin sa, ano, nirecord ko sa cellphone. Kasi nakuha ko yung kiglak eh. Lagi siyang gano'n pag may naisip siyang melody. Yeah. Ano, yes. Record niya sa cellphone. Tapos gano'n. Tapos WhatsApp namin. Tapos ka ba? Tawa namin yung lyrics. May mga siguro yun, 3:30 to 4. Tapos pinarinig ko siya. Ito na yung chorus. Ito na yung chorus. So, ganda niya. So, ano mang gagawin natin? Basta, kunyari, ganito, may story, nagkaano sila, ito, ganito. Yun nga, yung kaninang sinabi ko na Thursday lang siya na, ano, hindi, ayaw niya i-admit na love niya yung babae, tapos yung babae naman parang caught up in sa situation niya. Sabi niya, true story, mga ganito, yun, nangyayari talaga to. Yan, so, nangyayari talaga sa totoong buhay yan. As in, sobrang curious niya. Kasi bata, talaga bang may ganun? Oo, mayroong ganyan talaga sa totoong buhay. Pero na-explain mo na maganda because base sa kwento ni Sean, na-visualize siya sa movie in his head yun eh. Yes mo. And then, lumabas as bars sa verses nung Nadarang eh, di ba? So, nung binalik niya sa iyo yung mga bars na yon,
Wala. Sabi ko, napraning ako. Sabi ko, ano to? Eto na yun eh. Kasi ano eh, hindi siya natulog dun eh. Pura eh, ako natulog na kasi tapos na ako eh. Tapos na yung chorus ko. O sige, gawin mo na to ha. Asa, ini-expect ako, sige, next week, okay na yan. Pero hindi siya natulog nun eh. Kumbaga, pagkagising ko ng mga alauna or mga 12:30, parang sabi na, okay na to. Nagawa ko na yung mga verse, ganun. O sige, tapos sabi ko, sumabay record yung demo. Sige, record ko mamaya. Ano. That day, that afternoon, nag-recording kayo? Ano, siguro mga after 2 hours, ganun. What? After 2 hours, na-record namin yun. Okay, so natulog ka ng 4, nagising ka ng 1, pagising mo, pinayin niya sa'yo, same day na yon. Ni-record namin kagad yun. Putya ragis. Tapos iniisip ko, okay, sige, baka mamaya sulat ng puyat, mga ganun. Kailangan ng remedyo, ganun. Tapos, mismo na, may mga tono na, may mga breaks, parang, putya, ito na yun. Sabi, laking ginahalap. Ah, shit, walang remedyo, walang ganun, walang problema. Hold on, pero yung demo nyo na yun, is that the one that we're hearing ngayon sa Eric? Yun na yun mismo. What? Yun na yun. Kinilabutan ako. Yun na yun. Yun na mismo yun. Yun nga, hindi pa namin ito na sa mga ibang interview na discuss yung paano yung process nun. As in, same day lang yun, lahat yun. Tapos ang, parang inayos ko na yung arreglo afterwards. Siguro nalagyan ng mga baseline, kasi walang baseline yun. Mga ganun. Doing na darang, tanda mo, this was, now it's a mega hit eh. Okay? Pero nung ginagawa mo, did you know it was gonna be a mega hit? Nung natapos na namin, hindi namin alam na mega hit ha, pero sa amin parang tuwan-tuwa kami, parang siguro may isang daang beses namin pinapatugtog ito si Shanti, parang tayo ang ganda talaga nito, ito na yun, ganun siya ng ganun. Hindi pa naririnig ng label? Hindi pa. Okay, so no pressure, inareglo mo, masaya kayong dalawa, pinarinig mo sa kamag-anak, masaya kayong lahat, finally, inilapit na sa label. O pinahinig mo muna kay Thea at kay Aris, paano yung setup? Sobrang gusto nila, sabi nga. Sabi nga, ang ganda naman, ganun. Parang heartfelt o yung message. Parang yung vibe, ganun. Tapos ano din siya, medyo modern kasi hindi siya yung, unlike ng ibang styles na medyo, alam mo yun, same thing talaga, pati lyrics. Ito parang conversational, alam mo, may lahat ka ba mamaya, ganun. Yep. Parang ganun. Parang ano talaga, parang approach talaga ng mga, parang new approach, ganun, sa writing ng mga rappers. So, ayun, pinarinig namin, tapos excited sila. Sige, iyan na natin to para masama na sa promo this para sa December, ganun. Tapos, ayun. Actually, ayun, sinasabi. So, lumabas. Tapos, anong pick-up niya? Right away or snowball ang... As in talagang biglang pang, ganun talaga. Ano feeling? Nagkagulutan talaga lahat kasi mga taga-UR parang biglang gumawa na ng GC sa Facebook na what? We're shook. So ngayon alam mo may pressure ka? Oh, ako parang hindi pa ako nag-ihilamos. Hindi pa ako nag-ihilamos. May ganito na. Parang doing ka namin. Parang ganun. So ngayon alam mo magkakatingin na kayo mag-uncle, di ba? Parang what's next? Oh, yun nga. Parang oh, ba to? Kasi parang may nagsisend na sa amin ng mga screenshot na, kunyari, iTunes number 1, Shanti Dope album, ganito, na darang, Drake, Eminem, may mga ganun sa, butang, parang dalawa lang tayong Asians dito, isa, BTS pa yata, parang ganun yung nasa charts, eh. Parang, to ba to, parang ano, hindi kami makapaniwala, Spotify, parang number 1 siya for how many weeks, atang ganun. Tapos, ayan na, isang katutak na meeting na, kumbaga, parang, so this was foreign to you because prior to this, ikaw nilalapitan ng mga lodi para sa mga work nila. Uh-oh. This was now your work in collaboration with your nephew. Kumbaga, iba na yung angulo eh. Ibang diba? Angulo mismo. So anong pumapasok sa isip mo? Andali kasi nung una na, okay, si Shanti yan eh. Pero ngayon, parang shoot, teka muna, mukhang kasama ako dito eh. Parang ganun. Tapos parang sinasabi ko sa kanya, handa ka na ba? Ready ka na ba? Patunog ka na ng mga buto mo. Eh ikaw, handa ka na ba nung nangyari to? Hindi nga rin eh. Kasi ang ko lang, studio work lang pala. Yun na ka, right? Puro studio lang. Sige, gawa. Isip concept, ganun. And then, naisip ko, shit, sabi ko, ganun. Eto na yun. Pero ayos lang. Okay to, magandang ano to. Ano sabi ng kuya mo?
nung sumipa sa Uno ang nadarang? Ayun, yun. Yun, sobrang siyempre excited, sobrang proud kasi lalo na din yung mami ni, ano, yeah, mama ni Shanti, parang, siyempre sobrang mami yun eh, diba? Parang anak ko to, ano ko yan, maluha-luha, mga ganon, mga hindi makausap, mga ganon. Pero ikaw hindi mo iniisip ano yung next project o iniisip mo na? Oh, iniisip ko na din na, oh, ano bang gagawin natin? Right, right? Stressful eh, di ba? Parang, ano kayong mangyayari sa susunod? Pero hindi ko masyado ini-stress din yung sarili ko about doon. Kasi sabi ko sa kanya, sabi ko, ito, pumalo ka agad tayo sa rooftop ah. Nasa ceiling ka agad tayo ah. O, sige, basta baka mamaya, maano ka niya, mabother ka, kung anong next na, ano, yamo lang. Sabi ko, isipin mo lang kung ginagawa mo yung trip mo. Basta masaya ka, parang ganun. Kasi yun naman yung nagmamatter. Yes. Kami. And minor dated pa si siya noong mga panahon na to eh, no? Ano lang siya, 16 eh. Yeah. Iisip ko, baka mamaya, ano, paano kayo nagtitake to? So, siyempre, magkakaroon siya ng sarili niyang, ano, mga parang mga pera, mabibili niya. Mm-hmm. Gusto niya, baka mamaya, biglang, ano gawin, alam mo yun. Parang yes. Biglang, siyempre, baka mamaya, may biglang tropang kakaiba na bad influence, tapos biglang, oh, dito tayo, ganun. So, how easy was it for you or how hard was it for you to be uncle / manager mentor? Ito yung start ng conversation natin eh, di ba? Madali pag walang pangil yung pamangkin mo eh. Pero there's no denying, habang sumisikat ang isang bata or artist, nagkakapangil yan eh. Nagkakasunga yan eh, di ba? Mismo. And then all of a sudden, there's a certain way of talking, not authority. Authoritarianly, but authoritatively as an uncle or as a person of concern, who is concerned. Paano mo na-balance yun? Ano, bali, actually, si Shanti naman, ano siya, parang matalinong bata siya. So, yes. Marunong siya mag-observe as alam niya yung mga bagay na masagwa or off, ganun. Buti na lang ganun. Parang, ano mo yun? Kasi minsan may mga kabataan na, ano mo yun, parang lalo kang na, ano, yeah, lalong kukulit eh. Yes. Tapos kumbaga pinalaki naman siya na parang ano siya, parang alam niya yung olat sa hindi kami parang ano ni eh, parang ano ba tayo, uptight na ganito di parang pinaparamdam niya, ah ginawa mo yan, sige, mukha kang tanga, parang ganun lang, parang ano, oh shit, parang alam niya, parang medyo cool way pa rin. Yes. So siya nare-realize niya sa sarili niya, tapos konting parang paalala lang palagi kasi mga bagay na nangyayari sa kanya nun, sobrang bago rin sa kanya eh. Right. As ano rin eh, kumbaga, lagi kong ina-explain, inasabi rin sa kanya na, ano, blessing to, ganun. Wag mo ano to, parang, wag mo interpret as iba, na gano'n na parang, ito nangyayari sa akin, ano ko minsan, kasi minsan napapagod siya eh. Oo nga. Sobrang, minsan talagang 5 days straight na ano, parang lipad dito, biyahe dito, tapos tulala na lang eh. Sabi ko, ito talaga yun. Ito yung buhay, sabi kong gano'n. Ito yun. Either way, gagawin mo pa rin to pag tanda mo. Yep. Magandang masanay ka na sa ganitong pangyayari. At least, hindi ka marupok paglaki mo. Hindi ka magiging soft na, ano, alam mo na ito talaga yung nangyayari. Parang, maaga lang. Maaga nangyayari sa kanya. Oh, maaga lang na bumagsak sa'yo. Pero, gagawin mo pa rin to pagka, ano, later on. Or ano. Eh, ikaw, paano ka na bago nito? Was this your first hit? Was Nadarang your first hit? Yes. Actually, may mga ibang songs din ako na pinudo sa mga friends namin. But that was produced. This one is co-written by you, right? Yes. Meron din akong mga ginawa sa mga, kunyari, kay Laluni, yung tao lang, gano'n. Okay, ako okay. Na nagawa ng okay. Hook, ako din, yes, gano'n. Yes. Kumbaga, nasanay na ako na gano'n. Kasi gawa akong hook produce and then lagyan niya ng rap, ganito story. Uh-huh. So, same process lang din, in-apply yes. Ko kay La Shanti. So, ito talaga yung parang grabe talaga. Na parang, uy, napakapit ka na. Ano to? Kasi nakabili na ako ng mga gears na gusto ko, gano'n. Umaga, parang, wala tayong bumili ng kotse, bilhin tayong compressor. Gano'n na yung nasa isip ko. Kumbaga, ayun, upgrade tayo ng ano. Kumbaga, yun yung magandang thing na gano'n. Tapos, nakapag, ano na rin ako, dati kasi studio lang ako palagi. Tapos, yeah. Ngayon, bihira lang, DJ, gano'n, kilaglak. So, ngayon, medyo naging busy din, nakakabiyahe-biyahe, pasyal-pasyal. Gano'n. Pero you know what, you, nung dumating ang Nadarang sa iyo, hindi instant eh, because binanggit mo nga nagsusulat ka na ng hook kina Looney, mga ganon. Yes. Kumbaga, you were prepared eh. Yeah. Huh? You've paid your dues, 'di ba? What was it like starting? Paano ka nagkaroon ng notoriety sa mga lodi na to? Paano ka nila napansin? Anong simula mo?
ano, dati kasi nagkaroon kasi ng time na tumira kami sa isang bahay nila. Ng isang mga friend namin na group din, sila Dice and Canine, because they were originally from Cebu. Okay. And yung family ko, taga Cebu din. So I have a brother there na also a guitarist na metal right. band. And my dad was also from Cebu. He's also a guitarist. He's in parang mga lumang banda. So iba-ibang genre, no? Yun. Kumbaga, na nakilala ko sila Dice, and dito meron kami sa isang house. Yeah. Na doon ko na... Kasi dati nagra-rap din ako. Nagra-write ako ng mga songs. Yun talaga ako nag-start. Tapos, and then nakasama ko sa bahay din sila Dice, and then si Looney, ganun. Kumbaga, parang doon nabuo yung siguro yung ano ko, yung exposure mo, yeah. Exposure, and then paano talaga mag-produce ng song, paano mag-record, ganun. Kasi, like watching people like sina Dice, sina Looney, anong napulot mo sa kanila? Kasi si, lalo na si Looney, hindi ko siya kilala personally, pero pinakinggan ko yung body of work niya. Intense, man. Intense, man. Sobrang disiplinado. And he was living the persona, ha? Hindi siya, ako lang singa. Hindi, Looney siya on stage, off stage, isang ano eh. Mismo. Authentic. Oh, kumbaga, nakita ko din ko paano yung mga process nila, yung practices nila. Kunyari in terms of writing lyrics and ganun, yung schemes, and meron silang mga styles. With Dice naman, and meron siyang ano, yung bang mga production or ano, paano mag-record, paano mag-take ng vocals, and then yung mga introduction to softwares. Ganun. So nakita mo yung process na yun? Yung process mismo. Kasi dati nakikirecord lang ako kaila Dice. Eh, yes. Ganun. Tsaka sa ibang tropa, kaila Ted, sa ano, sa iba't ibang may mga home studio. So, dati medyo ang mahal pa nung ano eh, ang mahal ng setup eh. Right. Tsaka wala masyadong equipment. Well, sobrang limitado nun. So, hindi ka makakabili basta-basta sa Pilipinas. Parang ganun. So, ayun. Kumbaga parang naka crash course or training ng ano. Kumbaga inisip ko, ito na, sige, training ako dito. Kalikutin ko lang to whole day, ganun. Inaral ko lang. Pero yun nga maganda, you were willing to learn, di ba? Mismo. Okay, so after that, when did they give you an opportunity to work with them? Nung time na siguro na nakita nila, uy, pwede yung mga beats na ito ah. Okay ah. So nag-start ka pala gumawa ng beats? Beats. And then una, nag-rap muna ako. Okay. And then eventually, so nakita ko, minsan mga tropa sila Looney sa bahay, sabi, grabe naman yung mga rap na ito. Sobrang, wag na lang ngayon ako na mag-rap. Sabi ko, hindi, magiging team player na lang ako, gawa na lang ako ng beats. Time out, I'll stop you there. So, gusto mo mag-rap, while other people, after seeing the likes of sina Looney, would go toe-to-toe, ikaw, you made a decision to pivot na, you know what, iko-compliment ko na lang yung gagawin. What made you realize that? Ano, tinry namin na, kunyari, mag-gumawa ng song, it's parang nag-click eh. Kumbaga, yung mga beats na ginagawa ko, nagugustuhan nila. Kumbaga, parang, mas okay pala yung ganito, mas parang may harmony kami. So sabi instead ko, of being instead of being competition, maging teammates sila tayo, parang gano'n yung dating. Mismo, parang sabi, team player na, well, kulang tayo ng beat maker. Eh, kaya ko na kahit papano, may konti akong alam na mga chords, gano'n. So ayun, ginawa ko na lang yun. So naging gumawa na lang kami ng mga songs na, minsan nakikiepal ako, kunyari, may verse. Kaya natin sa isang verse to, kaya lagyan mo ng konting hook to. Sige, gano'n na lang, pero hindi na yung concept na isang buong song. Ang focus ko na lang is music na lang. At this point, were you still Lester or were you DJ Klumcee already? Lester pa rin naman. Kailan lumabas si DJ Klumcee? Hindi. Nung nagdi-DJ na ako. Kasi hindi talaga ako DJ. Actually, hindi ko na-experience talaga mag-DJ. Right. Pero yun ang pangalan mo with notoriety. That's how people know you eh. Di ba? Yeah, and Klumcee as the producer naman. Yes. Aside from being the DJ, parang ako mas kino-consider ko talaga yung producer na ano, na side. Sarap maging producer, no? Oo, mas ano eh, kumbaga walang dull time para sa akin. Parang ang bilis ng oras palagi. Pero yun nga lang, ang dami rin, it's a very, how do I say it, uncredited position. Because producers do so much, yet pag nabasta ng artist, all of a sudden, tayo as producers, we just fade into the back, yeah. Pinakalikod, di ba? and a smart listener would ask, teka muna, sino producer niyan?
Because everything starts with that. May producer yan eh. This episode is brought to you by Dr. Lourdes Capulong. Mismo. Kaya na-enjoy ako pag minsan may mga lumarap na tao na kilala ko. That means talagang listener talaga tong tao na to. I mean, parang may pake sila sa background ng kung sino yung artist. Or, yes. I mean, fan talaga. Hindi siya yung kunyari. Minsan, di ba, minsan pagka... So, yung mga sikat na tao, talagang lahat ng ano eh, lahat ng spectrum ng mga ano mga tao lalapit talaga sa iyo. So gagawin mo talaga yung kailangan mong gawin when nandun ka, picture ganun. Unlike for kunyari, so on my parang kung sa para sa akin lang. Pag may nakikita ko, Klumcee, ganun. So, ay, natutuwa ako kasi parang, wait, diba? Sabi listener talaga to, nakikinig to. Oh. Fan to, ganun. Kumbaga, hardcore yun, totoong nagdidig, parang yung term na ginagamit ni Sean. Nagre-research. Research talaga yung mga yun. Tsaka, may sabihin talagang ano yun, kumbaga, parang, baka gusto rin maging rapper, or parang, kasi, usually, ganun, nagre-research sila, baka gusto rin nilang maging rapper, or gagawin din nila to in the future. So, may sabihin, baka future artist din to. Parang ano, yes. Parang tutuwa ako, ganun. Open-minded kasi ganun. Oh. Sa mga ganun, sa mga, lalo na sa mga, nag-start mga ganun. Yeah. Kasi yun talaga yung pinakamahirap na phase ng mga kahit naman sa anong bagay. Diba? Pag nag-start ka, talagang kakapa kasi di mo alam. Or lalo na pag wala kang mentor, sobrang hirap talaga eh. Wala kang guide ba? Kumbaga, puro trial and error ka. Mm. Diba? Unlike ngayon, diba? Sobrang dami ng video sa YouTube. Dati, wala kang makikita. Ngayon, makipagsiksika ka, diba? Ngayon, sobrang daming process, di mo na alam kung ano ba susundin ko dito na ano. Yes, so, yes. Yan, so na-appreciate ko yung mga ganun na mga lalo na yung mga nag-start na mga artists or sa mga craft nila na kahit sang form of art kasi, di ba, mahirap yung ginagawa natin. From scratch tayo, kumbaga blank canvas tayo. Yes. So, yun nga, let's talk about that blank canvas because after Nadarang, nasundan pa yung mga hits eh. Oh, pero yung awa na Diyos, pero yung pressure sa'yo, when did it become real na, shoot, kailangan natin sundan tong kantan to? Ano, kumbaga, may pressure din na gano'n na, ano bang next? Si Shanti din, parang, kuya, ano kayang gagawin natin na gano'n? Sabi, hindi mo, hindi, gawin pa rin natin ginagawa natin. Isipin na natin, nag-umpisa ulit tayo, parang gano'n. Yun lang sabi ko, isipin mo, gano'n lang ulit. So, ganda nun, no? Yung, diba? Kasi parang medyo na-hit na natin talaga yung todo na yun eh. So anong next doon? Iupisa ulit, parang ganun. So wag mo isipin na may higitan mo pa yon kung yun na yun. And that's humility ha, for you to say that. That's very humbling. Kasi diba, kumbaga parang hindi mo na in-attempt na basagin kung ano man yung nangyari doon. Kumbaga okay, may trajectory na yan. Uh-huh. Gawa naman tayo ng panibagong trajectory dito. Tingnan natin kung saan pupunta yun. Mismo, kasi sabi ko, makasaysayan yung nangyari na yan. Kasaysayan na yan. Hindi na yan. Ano, kumbaga, maging doon pa lang, maging happy na tayo. Yes. Sabi ko gano'n. Sabi ko, kumbaga, ayun yan. Sabi nga ni Francis M. na parang magiging immortal tayo yan sa mga ganyan, sa mga kanta na ginagawa na kahit wala na tayo sa mundo. Diyan pa rin yung mga yan para sa mga ibang generation. What was the next song? Na ginawa, right after, no, ng Nadarang. Ayun, nagkaroon nga yung mga after Nadarang kasi yung second, parang yung naging second EP yung ibang song sa first EP, yes. Din para nahalungkot na nila yung mga Mau, yung mga makulit na song na kasi ano yan eh, anong term doon, high tide raises all boats, di ba? Yeah, sa pag-iisang kanta, lahat ng ibang kanta tangi-tangi yan eh. Oh, biglang may mga gems pala dito sa mga lumang ano. As naging yun nga, yung nagkaroon pa yung Mau, kumbaga yung makulit lang na kwento, tapos may material, may yung kasama namin si Glock, yung ano, yung Shanti Dope na song niya. No, let's talk about that, yung collab. Did you invite Glock or was Shanti invited by Glock? Sabi din kasi gusto rin talaga ni Shanti magkaroon ng song nila ni Glock. Eh. So, tapos ayun din, napag-usapan din namin ni Glock. Game ako dyan. Gawin ko na yung hook agad. Sige, sinulat niya na yung hook. Ganun. Tapos nagpasa sa agad. Ano, after 2 days ata. Tapos, nilatag na namin yung areglo. Tapos, nirapan na ni Shanti. Tapos, ayun. Tapos, okay naman. Ganda na nagawa namin. Ito, ang napansin ko sa community ng hip-hop, mabilis ang ano.
mabilis ang deliverables. Mismo. You guys don't waste time. Si Heaven, yung anak ko, no? He attempted to make 52 songs in 52 weeks. Grabe. Kanya beat, kanya lahat, kanya pag-mix and mastering lahat. Ang intro voice that same year, zero output. And sabi ko, ba't mo ginawa yung ginawa mo? Sabi niya, gusto ko lang practicein yung consistency. Gusto ko matutunan yung software. Gusto ko matutunan yung process. And then what? And then kaya ko pala. And I thought that was an isolated case. And then I met other hip-hop artists. Ang bilis ang deliverables, ang turnaround nila. Like, halimbawa, may pinag-usapan na ngayon, same day. And then ngayon kinikwento mo yung process niyo ni Sean. Ang gusto ko malaman is, kahit ba sikat na, like sa estado ni Sean, ni Glock, mabilis pa rin ba ang turnaround ng deliverables? Oh, actually, kay Sean naman, siguro pagka-feel niya yung song talaga, talagang excited siya. Kumbaga, yun talaga eh, mabilis. Pero pag minsan may parang hindi siya sure, doon lang naman tumatagal eh. That's where you come in to help. Minsan ganun, parang, minsan hindi niya alam, hindi ko alam po paano kung umpisahan to eh. Parang ganun eh. Minsan yung kasi yung pinaka-struggle din ng sa rap, parang paano mo ba umpisahan? Kasi dapat kahit pa paano, may impact na yun eh. Para ma-draw mo na yung attention ng listener. Tapos yung panghuli din, yung pang-closing, dapat yun din para may climax siya na bago mag-hook, ganun. So, minsan dun siya na, pero pag naumpisahan niya, dire-diretso na yun. With Glock naman, talagang, grabe yun. Kumbaga, same day. Sabihin mo, putya, minsan na, andun kami 30 minutes, so, bang! Tapos, okay na ito niya, yung bagsakan nila ni na Sir Kicks at saka ng parokya. Pagpasok niya sa studio, doon lang niya ginawa yung mga letra nun. Ganun, grabe yun. Parang, kala mo, parang ano ba to? Parang cheat code eh. Parang cheat code. May delivery, may cadence, tapos may mga wordplay pa. Minsan, ganun pa. Kaya na ito. Minsan doon lang niya same day narinig yung mga songs na gagawa na kagad niya eh. Meron pa, may ginawa pa kami, parang 64 bars ata na siguro 2007 ba yun na parang... 64 bars? Parang ganun, 64. Di ang bilis na mga words doon. Ah, 64 ba or 32? Ba, 32 ata, 32 okay. Bars, parang dalawang verse. Na kasi may ginawa kami ni Looney, tapos pinarinig namin, may ginawa kami ganito. Tapos, oy, sali ako dyan. Tapos pumukha agad ng papel after mga wala pang 1 hour. Tapos nirecord niya, alam niya yung flow, alam niya yung triplets, ng sabi ko, nagawa niya ito. Sabi ko ganun. Let's talk about royalties. Kasi, like pag sinabi, sali ako dyan. Gawa tayo ng ganito. Collab tayo. Akin ang hook. Ganyan. It's nice to talk like that, di ba? But, somewhere in the middle of all of that, may contracts to be signed, may royalties to be divided, may percentage of work na kailangan i-assign. And these are awkward conversations na kailangan yung pag-usapan on your own. Yeah. Do you talk about this after the song is done or before you go into a project? And is it signed talagang on paper or handshake? Ngayon naman, hindi na siya masyadong awkward pag-usapan. Parang most artists or sa mga hip-hop, alam na nila yung sharing. Sige, yan mo na lang ako, split natin ito. Ito, 30 sa akin. Okay, game. Ganun na lang. Wala na siyang parang, kasi yan na. Wala na mga, kasi dati kasi pag pinag-usapan mo, parang skimmy na yung dating eh. Na parang, okay, ano yan. Tapos nanapan ka ng papel. Ngayon kasi minsan sa may ibang platform, makikita mo na ito yung percentage mo. Like sa DistroKid. I don't know if you're familiar with DistroKid, di ba? May percentage, baka babayaran ka na lang ng DistroKid. Rekta na yung rekta na yung payment. So, ganun na lang. Ano bang email mo sa distro? Ganun na lang eh. Wala nang awkward moments na ano. Tapos alam na nila yun, Matic. So, mas madali ngayon, mas ano siya, walang sapantaha, wala bang ganun, walang... What would you advise kids right now na, kasi sinasabi, yung mga iba, when I open that up to them, sinasabi nila, Pax, wala pa namang perang pumapasok eh. Sinasabi ko sa kanila, pag-usapan nyo na habang walang perang pumapasok kung magkano ang porsyentuhan nyo, dahil pag may perang pumasok dyan. Baka, actually, may mga experience din yung ibang mga friends namin na ganun na... Can you share? Nagka-watak-watak sila dahil nagawa na silang, biglang, naging hit. Tapos biglang, all of a sudden, biglang ngayon na biglang... Ayaw na magpursyentuhan. Oo, tapos biglang na iba na yung usapan na,
hindi, ito palang standard. Bilang gano'n ang ano, parang okay. Teka, di ba, usap lang tayo nung ano, last week, okay tayo. Hindi, nakausap ko yung taga-ganitong label, ito pala yung ano. So, baga, okay, di sana, dapat ino, yung unang usapan nyo, i-honor nyo. Tapos, pwede bang gawin na lang yun, next time na lang. So, yung pala yung so, may mga ganong ano eh, na may mga ganong parang instances sa pa-experience din talaga ng ibang friends namin o kami din na yung iba nag kagulo-gulo sila as in talagang ngayon hindi napapansin. Ano may mga ganon na parang hassle naman kasi gumawa kayo ng music, ang ganda na nagawa nyo tapos nagkaroon lang ng ganito so parang dapat di ba parang may nag-giveaway na lang na isang tao. So sabi ko rin sa mga ibang friends namin, ba, umpisa pa lang, sige, ano yun yung nakagad dyan, huwag na kayo yung pag, sa kanin natin pag-usapan yan, bro. Walang ganda. Maganda yung malino kasi wala namang masama dun eh. I agree. Diba, maganda lang talaga na klaro lang everything. Ganun. So, yun yung ano, siguro mga 10 years ago or 8 years, mga ganun. Pero ngayon, wala na. Wala na siyang masyado. And ikaw, personally, you don't have any problem talking about it also? Wala naman, sinasabi ko. Oh, ito yung tinarabaho ko, ito yung ginamaho mo, ito lang, ito yung sa'yo, ito yung sa ganito sa kanya, sa kaibigan namin. So, ano naman, kumbaga, malino naman sa lahat pagka maglalabas ng songs. Tapos, ayun, yung distro nga, ngayon, sa distro, makikita naman nila, ito yung pumasok sa'yo, ito yung percentage mo. So, every payout, wala na siyang kaming usapan na. Meron lang ding ibang kaming, ano, kunyari, aggregator na kailangan i-breakdown namin. So, ayun na, sendan lang namin sila ng mga printouts na ito yung percentage tapos mga konting medyo tedious lang pero naiintindihan naman nila. Gets naman nila. Okay. Now, with regard to your relationship with the label, ilan years na naka-sign si Shanti sa UR? 2018 siguro, mga 5 years. Tagal na, 5 years, no? 2018 pa. Why do you still choose to go label and not indie as originally planned? Yun din kasi yung kay Shanti, yung ding ano siguro yung work din, yung workload namin na ganoon. Tsaka yung ano naman namin yung usapan, yung deal with the label is maganda naman, maganda yung usapan nila. Meron siyang mga advances ganoon. And tsaka maganda rin yung ano, pakitungo sa amin ng label. And so far ako marami din akong napuntahan na ibang label and label ng before na medyo problematic na grabe talaga na experience. So nung so far, ito yung label na sila, UR naman yung talagang inaalagaan talaga si Shanti tsaka kami. Parang ganun. Naisip mo ba ulit mag-rap? Hindi na. Ayoko na. So what's next? Kapagod? Yun na nga eh. So what's next for you? So ngayon, pa-perform ka on stage. You are flying with eagles. What's next for you? Yun pa rin siguro, making songs. Ganun. Mala Dr. Dre na dating. Yun maganda. Di ba? Diba? Siguro kung makadali ng international na artist mas okay ganun. Makagawa ng sarili mong produkto mismo ganun. Parang beats no po Jesse, wala yung billionaire siya ron dahil mismo bilili ng Apple no. Yun. Actually ganun din siguro nag-venture din kami ni Shanti sa mga ganun ibang business, mga kunyari mga merch or ano na pwede namin ano ba to pagkuha ng ibang source of income right. Ganun. So nagiging ano open din kami sa mga ganun. Advice for new artists, yung hindi lang sa hip-hop, but artists in general. Because, ano eh, nagawa mo na eh, nagawa mo na, natulungan mo yung mga ibang artists talaga eh, whether sikat o hindi sikat, you've worked with them. Nakapagpasikat ka, you were able to realize sa sarili mo kung sino ka talaga. What advice can you give these young bloods? Ayun, siguro na gawin nila yung best efforts palagi and gawin nila yung kung yan, mga songs or yung craft nila na masaya sila. Kasi minsan may mga factors na naisip nila na ano kayang isip for this certain niche, gagawin ko to para sa, parang kasi ang gulo nun eh. Parang minsan maano ka na maliligaw ka eh dahil you're trying to cater to some certain ano, diba? Parang crowd or basta. Ang hirap kasi noon in the future is baka pagsisihan mo yung ginawa mo na yun, I could have done better na ganito. Kasi on my experience, ganun, ang dami kong ano eh, parang ganun, catalog eh, na hindi ko ma-present dahil hindi ako happy. Unlike yung kunyari ngayon, sabihin mo na, ito na yung todo ko, pero all that's, ganun. Wow. Pero in the future, pag looking back, na pag pinakinggan mo, yun talaga ako nun dati, yun parang time snap ng buhay ko. So,
mas magandang gawin mo talaga yung ikaw na todo na masaya ka. And then also, sa career-wise, na i-enjoy lang and then kahit papano i-plan out yung mga gagawin. Gagawin mo kung seryoso ka, gumawa ka ng scheme or ng system. Galing, no? Gumawa ka ng system kung talagang seryoso ka, talagang karirin mo talaga, parang trabaho talaga. Na hindi siya pag-inspired ka lang, saka ka lang gagawa. Hindi, isipin mo trabaho, gigising ka sa umaga. Dapat mong i-execute to. Parang maging habit mo na. Parang ganun. And then, yun nga, yung sabi din nung isang tropa na si Flogy na wag lang din mag-expect. Kasi minsan yung expectation, minsan parang, ano ba yung leads to, ano yun, frustration. Frustration pagka hindi nag-ano. Then, doon na magsisimula yung ano, yung parang, yung ano, yung all time. So, yun lang, maging happy ka, wag lang mag-expect. And then, kasi magtutuloy-tuloy ka lang nun hanggang sa, magiging, kumbaga, yung pera, darating na lang yan eh. Yun nga eh. Diba? Yun na lang yan. Wag mo na muna isipin yung gano'n, sabi. Kasi kumbaga, wag mo isipin paano kung magkakapera dito. Isipin mo, gawin mo muna yung ginagawa mo. Then, byproduct naman nun. Eventually, papasok naman yun. Basta, focus lang, consistent lang, gano'n lang talaga. Kumbaga, wala lang ayawan, sabi ni Glock. Gano'n, umayaw, talo talaga. Are you happy where you are? Of course, sobrang happy. Ladies and gentlemen, DJ Klumcee. YG, Young God. Thank you. Thank you, March 4. Shanti Dope, Glock 9, 25th anniversary with Avenue, Marvin Morales, Vince, at the Vermont in Hollywood. Tickets available at Attitude Entertainment USA.com.